tayo ngayon dito sa bridge. Itignan natin kung anong meron dito. Meron tayong mga official at tanungin natin sila kung ano yung mga gamang equipment na nandito dito. Okay? Hello. Ah, mga pala yung third officer dito, chat. So, ito nga pala. Ito pa po kaya. Ano ba gusto niyong malaman? Ah, ito ano ba tong dala mga monitor dito? At bigyan mo naman kami ng idea. Yan. Ito, magsimula tayo dito sa ating DGPS, our differential geographic position system. Dito nakikita ko ano ang position natin ngayon, kung saan ang naka-position ng ating gabo. Kaya makita nyo, 35 degrees, 36.4 degrees minutes north, and 129 degrees, 44.3 minutes east. Diyan ang current position natin. Next, VHF radio. Ito ang VHF radio. Ito ang ginagamit natin para makapag-communicate sa ibang vessels at sa mga coast stations. Next, ECDIS. Kung hindi kayo familiar, meron tayo dati yung chart, paper chart. Ito naman yung electronic display ng mga paper chart noon. Dahil ang barko natin ngayon ay paperless na only electronic. Ito ang ginagamit natin sa navigation. Next is our X-band radar. Ito ang pag-detect sa mga iba't ibang barko sa paligid natin. Kung mayroon mga fishing boat, mga barko, siya yung nag-i-emit mga radiation waves para ma-detect kung gano'n sila kalayo, gano'n. Pati mga land masses, mountains. Nadidetect rin yan. Ito naman ang ating autopilot system. Ito ang electronic control para magbibigay ng kurso sa ating barko. Pwede rin naman natin itong gamitin sa manual. Ito ang ating para ikabig ang barko kung sa papor o sa lahat. Next. Meron tayo dito ang NFQ pala. Ayan. Ito ang ngayon ay nakalagay siya sa hand steering. Pagka hand steering, ito ang gagamitin natin, ang steering wheel. Ito ang automatic. Pag automatic, ang autopilot na ang usang magtitimon sa barko. Kapag NFU naman, pwede natin gamitin para i-timon ang barko. NFU means non-follow up. Ayan. Kung makikita nyo, dito sa ating rudder angle indicator, ayan, ito siya sa stribor. Pabalik natin siya sa midship. Balik natin siya sa hand steering. Ito, sumunta. Ito ang ating sa ating steering gear. Pag magpipili tayo kung anong steering gear motor ang ating gagamitin. Ito naman sa engine revolution panel. Makita natin kung ilang revolution na ating panel. Ito rin ang ating emergency shutdown sa ating engine. Patay.
Ito ang ating inner gas panel, switch panel. Sa ngayon na yung nakakapagod siya dahil maraming alarm kapag binuksan. Okay guys, nakilala niyo si Sean. Tinur kayo dito sa bridge at maraming salamat. Yes sir. So ulit eh. Okay.